Magandang araw mga mag-aaral sa ka-anim na baitang ng Kayawan Elementary School. Ako ang inyong guro sa Filipino 6, Binibining Jocelyn F. Mendoza. Gagabayan at sasamahan ka sa ating aralin sa MLC. Nakakakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasa. Mga bata, inaanyayaan ko kayo na makilahok sa ating talakayan sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuti at pagsagot kasama ng inyong mga magulang at tagagabay. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong mga gagamitin sa ating pag-aaral. Ihanda ang inyong lapis o ballpen at papel, at ganun din ang ating learning activity sheet. Kumusta? Nagbabasa ka ba ng mga kwento? Pagkatapos mong basahin ang kwento, nasasabi mo ba kung tungkol saan ito? Nasasagot mo ba ang mga tanong tungkol sa kwentong iyong binasa? Ang kakayahan sa pagbabasa ay hindi lamang tungkol sa marunong kang magbasa. Kaakibat ng iyong kakayang bumasa ay ang pagkahubog na iyong kaalaman at pag-unawa sa mga salita at nilalaman nito. Mahalagang matutuhan mo ang iba't ibang paraan sa pagbabasa upang higit mong malinang ang iyong kakayahan sa pag-unawa ng kwento o tekstong iyong binabasa. Sa pagtatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang una, nakatutukoy ng pangunahing paksa o ideya mula sa binasang teksto. Pangalawa, nakapagtatala ng mga detalyeng sumusuporta sa paksang diwa ng talata. At pangatlo, nakasusulat ng buod at nailalahad ang saloobin ng mayakda ayon sa nakuhang impormasyon sa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasa o skimming. Mga bata, natatandaan pa ba ninyo ang ating nakaraang aralin? Tama, ito ay ang iba't ibang uri ng pangungusap. Ano-ano ang mga uri ng pangungusap? Ano-ano ang mga uri ng pangungusap? Ito ay pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. Pasalaysay o paturol ang isang pangungusap kung ito ay ginagamit sa paglalarawan, pagkukwento, pagsasabi at pagsasalaysay ng isang pangyayari. Nagsisimula ito sa malaking letra at nagtatapos sa bantas na tuldok. Pautos naman kung ito ay pangungusap na naguutos. Nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos din sa bantas na tuldok. Gumagamit ng ekspresyon na paki at maki ang magalang na pag-uutos. Patanong kung ito ay pangungusap na ginagamit sa pagtatanong. Nangangailangan ito ng kasagutan. Nagsisimula ito sa malaking letra at nagtatapos sa bantas na tandang pananong. Padamdam kung ito ay pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin tulad ng takot, tuwa, gulat at iba pa. Nagsisimula sa malaking letra at ginagamitan ng tandang padamdam ang pangungusap na ito. Ito ay maaring isang salita lamang o ekspresyon na maaring maunawaan agad. Ngayon ay humanda na tayo para sa panibagong araling. Game na ba kayo? Ngayong maaga mga bata, ay may babasahin akong isang kwento. Maari niyo akong sabayan sa pagbabasa ng pahapyaw ang kwento upang mas madali ninyong masagutan ang mga katanungan sa kwento. Ihanda na ang inyong mga papel at lapis. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang pamagat ng kwento ay Masayang Bakasyon, na sinulat ni Maria Grace D. Campos, guro sa San Gregorio Elementary School. Masayang namasyal ang mag-anak ni Mang Jose at Aling Lucy sa probinsya ng Zambales. Dinalang nilang kanilang mga kamag-anak bago sila mang ibang bansa. Mapalad na natanggap sa matatag na kumpanya sa Canada ang kanilang panganay na anak na si Chris.
at nabigyan siya ng pagkakataon na makuha ang kanyang mga magulang. Ipinasyal sila ng kanilang mga kamag-anak sa mga pinagmamalaking magagandang tanawin sa San Antonio. Labis ang kagalakang nadama nila nang masilayan nilang kagandahan ng islang Capones, Camara, Bantay Silangin at Anawangin. Gayon din, tuwang-tuwa sa sariwang hangin na kanilang nalalanghap habang namamasyal sa isla. Nakadagdag pa ang sarap ng mga inihandang pagkain para sa kanila. Pero higit sa lahat, ang hindi nila malililimutan ay ang kahalagahan ng kanilang pagsasamahan sa araw na yon. Ang pagkakaisa at pagmamahalan na ipinadama ng bawat isa bilang pamilya ang namumukod-tangi sa lahat. Nagustuhan at naintindihan niyo ba ang kwento, mga bata? Mabuti naman kung ganun. Ngayon ay may tatanong ako sa inyo tungkol sa napakinggan ninyo. Handa na ba kayo? Ilabas na ang inyong mga papel at lapis at sumabay sa pagsagot. Anong damdamin o saloobin ng mayakda ang nais niyang iparating tungkol sa pagbabakasyon sa probinsya? A. Kasiyahan, B. Kalungkutan, C. Pagkakaisa, o D. A at C. Ang tamang sagot ay letter D, A at C. Alin sa mga magagandang isla ang hindi napasyalan ni na Mang Jose at Aling Lucy sa bayan ng San Antonio, Zambales? A. Camara, B. Grande, C. Capones, D. Anawangin. Tama ang iyong sagot kung ang sagot mo ay letter B, Grande. Ano ang pangunahing ideya ng kwento? A. Pamamasyal sa magagandang isla, B. Muling pagkikita ng magkakamag-anak, C. Masayang bakasyon ng mag-anak sa probinsya, o D. Hindi malilimutang karanasan sa bayan ng San Antonio. Tama ka uli kung ang sagot mo ay letter C, masayang bakasyon ng mag-anak sa probinsya. Paano mo may pakikita ang pagkakaisa at pagmamahal sa iyong pamilya? A. Bigyan sila ng pera. B. Pasalubungan sila ng mga regalo. C. Palagyan silang tawagan at kumustahin. Letter D. Dalawin at pasyalan sila kung may pagkakataon. Tama ka uli kung ang sagot mo ay letter D, dalawin at pasyalan sila kung may pagkakataon. Bakit napuno ng kagalakan ang puso ng mag-asawa sa pagdalaw nila sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya? A. Masarap ang mga naihandang pagkain. B. Nakitang muli ang mga magkakamag-anak. C. Nakapasyal sila sa iba't ibang isla ng San Antonio. O D. Lahat ng nabanggit. Tama, ang sagot ay letter D, lahat ng nabanggit. Mabilis mo bang nabasa at nasagutan ng mga katanungan sa kwento? Anong kasanayan sa pagbasa ang iyong ginamit upang makuha mo kaagad ang pangunahing paksa o ideya ng kwentong iyong binasa? Ang isang mabilisang paraan sa pagbibigay ng pangunahing paksa o ideya ng isang tekstong binasa ay sa pamamagitan ng pahapyaw na pagbabasa o skimming sa Ingles. Ang kakayahan sa pagbabasa at pag-unawa sa teksto ay dalawang mahalagang bagay upang maging matagumpay ang pagsasagawa ng ganitong kasanayan sa pagbabasa. Ito rin ay nangangailangan ng mabilisang paraan ng pag-uugnay ng mga detalyeng nabasa upang maibigay hindi lamang ang pangunahing diwa, kundi ang paksang pangungusap at damdamin o saloobin na nais ipabatid ng mayakda sa mga nilikha niyang iba't ibang uri ng teksto. Nakita mo sa ating aralin na hindi lamang pangunahing paksa at mahalagang detalye ang pinahahayag na impormasyon sa pahapyaw na pagbabasa. Pinaparamdam rin ng mayakda ang diwa na nais niyang ipabatid sa gumagamit ng kasanayan ito.
kung anong tunay na saloobin o damdamin sa nilikha niyang kwento o teksto gaya ng kasiyahan, pagkagulat, kalungkutan, pagkatakot, pagkabighani, pagkamangha, at marami pang iba. Ngayon ay gawin natin ang sumusunod. Basahin ang kasunod na teksto sa paraang pahapyaw skimming. Pagkatapos ay kumpletuhin natin ang diagram. Ang bayanihan, isang kaugaliang pinagmamalaki ng ating lahi. Pinakikita ng bawat isa, lalo na ng mga kalalakihan, ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungan upang may sagawa ng wasto ang isang bagay. Ilan sa mga ito ay ang paggawa ng bahay, tulay, pagtatanim ng palay, pagtulong sa mga nasunugan, pag-aalay sa mga may karamdaman, pagbabahagi ng dugo sa nangangailangan, pagtulong sa mga taong nasalanta ng anumang kalamidad at marami pang iba. Kaya sarap pagmasdan ang ganitong gawain. Tunay na kaligayahan sa puso ang hatid. Ngayon, ay sagutan natin ang diagram. Maaari kayong magdagdag ng iba pang detalye. Tingnan natin kung tamang yung kasagutan. Ang paksa ng ating binasa ay ang bayanihan. Ilan sa mga detalye na nabanggit sa pateksto ay ang mga sumusunod: pakikisa, pagtulong sa kapwa, pagtulong sa mga nasunugan ng bahay at nasalanta ng kalamidad, at pagtulong sa matatanda at may karamdaman. Ano-ano pang mga detalye ang iyong naisip na hindi nabanggit? Tama! Tandaan, ang isang mabilisang paraan sa pagbibigay ng pangunahing paksa o ideya sa isang tekstong binasa ay sa pamamagitan ng pahapyaw na pagbabasa o skimming sa Ingles. Isinasagawa ito upang mahanap ang mahalagang impormasyon at maiugnay ang mga detalye sa pagbibigay ng wasto at pangunahing diwa ng kwentong binasa. Nasusuri rin ng mambabasa na gumagamit ang kasanayan ito ang iba't ibang uri ng damdamin at saloobin na nais pabatid ng mayakda sa nilikha niyang kwento o talata upang lubusang maunawaan ang pinahahayag na diwa nito. Sa puntong ito, gawin natin ang mga sumusunod na gawain. Para sa unang gawain, ang panuto ay gamit ang natutuhang kasanayan sa pahapyaw na pagbabasa, piliin ang letra ng angkop na paksang diwa na inilalahad sa bawat talata. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, napakahalaga ang kumain ng masusustansyang pagkain na siyang nagbibigay ng nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Ito ang nagbibigay lakas sa ating katawan upang magawa ang mga gawain sa araw-araw. Sa tamang nutrisyon, napananatili natin ang ating kalusugan. A. Kumain ng masusustansyang pagkain. B. Ang pagkain ng masustansya ang mahalaga. C. Panatilihin ang kalusugan. D. Sa tamang nutrisyon, magagawa natin ang mga gawain. Kalawang bilang, patok na patok ang online selling, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Halos lahat ng nais mong bilhin ay maaari nang mabili online. Gayunpaman, maging mapanuri sa mga binibili online dahil mayroong mga online seller na bogus o peke. Dapat suriin ang mga bibilhin sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga reviews ng mga taong nakabili na ng produkto. A. Maging maingat sa pagbili ng mga produktong online. B. Patok ang online selling ngayong pandemya. C. Huwag bumili sa mga bogus na seller. D. Masaya ang pag-online shopping. Katlong bilang, mahalaga ang elektrisidad sa bawat mamamayan. Ang lahat ay nakikinabang dito, gumagaan at napabibili sa mga gawain, lalo na sa mga taong abala sa paghahanap buhay. Napapaandar nito ang may mga kagamitang pangkuryente gaya ng refrigerator, ventilador, telebisyon, radyo, air conditioner, washing machine, computer at marami pang iba. Nagdudulot ito ng saya at ginhawa, ngunit ingatan rin ang paggamit sa tuwi na upang maiwasan ang di kanais-nais na hatid itong sakuna. A. Mahalagang kuryente sa buhay ng tao. B. Maganda ang maraming appliances sa bahay. C. Maraming tao ang gumagamit ng kuryente. D.
pinabibilis ang kuryente ang mga gawaing bahay. Ika-apat na bilang, nahuhubog ang kagandahang asal sa loob ng ating tahanan. Dito, tayo ay ginagabayan ng ating mga magulang. Sila ang pangunahing naka-impluwensya sa atin sa paghubog sa ating asal. Ang iba pang miyembro sa tahanan ay naka-impluwensya rin sa ating asal at ugali. Ang mga kilos o gawi na nakikita ng isang bata na ginagawa ng mas nakatatanda sa loob ng tahanan ay kanyang ginagaya sa pag-aakalang ito ang tama. May kasabihang, sa mata ng bata, tamang ginagawa ng matanda. A. Magulang ang nagtuturo ng magandang asal. B. Sandata sa buhay ang kagandahang asal. C. Sa tahanan unang nauhubog ang ating asal o pag-uugali. D. Sa mata ng bata, tama ang mas matanda. Ikalimang bilang, napakahalaga ng komunikasyon sa lahat ng dako sa mundo. Ito ay daan tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa sa pagkamit ng anumang minimiti sa buhay. Sa paglipas ng panahon, nadagdagan ng paraan na pagkipag-ugnayan sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho at marami pang iba. Hindi na lamang sa mga sulat, telegrama at paggamit ng telepono ang ginagamit. Nagkaroon ng malaking pagbabago at lalong napabilis ang pagunlad at pagangat ng ating ekonomiya at industriya. Halos lahat ng tao ngayon ay mayroon ng cellphone, messenger, Facebook, Twitter, Instagram at iba pang online platforms na maaring magamit nila sa paghahanap buhay. Malaking tulong rin ito maging sa mga mag-aaral na kasalukuyang nag-aaral. A. Mahalaga ang komunikasyon. B. May iba't ibang uri at paraan ng komunikasyon. C. Ginagamit din ang mga online platform sa pag-aaral. O letter D, ang Facebook ang pinakagamit na uri ng komunikasyon. Para sa pangalawang gawain, panuto. Basahin ang bawat talata. Iguhit sapat lang ang masayang mukha kung ito ay nagpapahayag ng damdaming may kasiyahan at malungkot naman kung ito ay nagpapahayag ng kalungkutan. Unang bilang. Nagwagi ng unang karangalan ang pangkat ni Ace at Robert sa paglikha nila ng robotics sa signaturang agham. Nagpakitang wawtisa ng interes at pagkakaisa sa pagbibigay ng ideya at pag-ambag sa pagbili ng mga kailangang kagamitan upang mabuo ng maayos ang kanilang proyekto. Binati sila ng kanilang guro at nagdiwang silang lahat. Ikalawang bilang. Masayang kumain ng malaking bayabas sina Marie Chris kasama ng kanyang mga kapatid. Gutom na kasi sila at hapon na ay hindi pa nakababalik ang nanay nilang naglabas sa kabilang barangay. Nagulat na lamang sila nang nagsigawan at pagalitan sila ng kanilang kapitbahay. Ninakaw pala niya ang tanim na bayabas nito at ito ang pinagsaluhan nilang kainin. Ikatlong bilang. Nauwi sa aksidente ang paligsang pagbibisikleta ng anim na magpipinsan malapit sa Bulbundukin sa bayan ng San Andres, Quezon. Nagkayayaan silang magpaligsahan upang malaman kung sino ang pinakamahusay sa pagbibisikleta. Naglaan naman ng papremyo ang isa nilang tiyo kung sino man ang papalarin sa kanilang manalo. Dahil sa trahedyang naganap, ang perang inilaan nila ay nagamit sa pagamutan ng magpipinsan. Ikaapat na bilang. Masigabong palakpakan ang sumalubong kay Mangador, isang magiting na janitor sa isang munisipyo sa bayan ng Bulacan. Kinilala siyang ulirang manggagawa sa taong 2020. Mahusay niyang nagagampanan ang kanyang tungkulin. Maga siyang pumapasok sa kanyang trabaho, magalang, mapagmalasakit at mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Hinahangaan siya ng karamihan at pinagmamalaki naman ang kanyang pamilya sa taglay nitong katangian. Ikalimang bilang, nagkayayaan ang tatlong magkakaibigan na sina Rick, Arthur at Ed na mamasyal sa bukid. Niliwot nila ang mga malalagong tanim na gulay at prutas ng kanilang kamag-anak dito. Pagkatapos silang kumain, ay naligo sila sa tabing ilog. Dahil sa kasiyahan sa lamig ng tubig na dumadaloy rito, ay hindi nila namalayan. Napunta na pala sa malalim na bahagi ng ilog ang kaibigan nilang si Rick. Buti na lamang, at maagap na natulungan at nailigtas siya ng kanyang
kaibigang sina Arthur at Ed. Ngayon ay tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Tama ba lahat ang inyong sagot, mga bata? Palakpakan ang inyong sarili kung ang nakuha ninyo ay 10. Kung hindi man, ay maaari pa kayong bumawi sa ating sumusunod na gawain. Para sa inyong karagdagang gawain, sumulat ng buod ng talata sa nakukuhang impormasyon sa pahapyaw na pagbabasa. Napakalaking hamon sa bawat magulang at mag-aral ang paraan ng pag-aaral sa panahong ito ng new normal dahil sa pandemyang COVID-19. Matiyagang kinukuha ng mga magulang ang mga printed modules para sa kanilang mga anak. Sinisikap din nilang turuan at gabayan ng kanilang mga anak upang ipaunawa ang bawat aralin. Hindi nila alintana ang pagod sa maghapong paghahanap buhay, magampanan lamang ang tungkulin nila. Samantalang patuloy namang inaalam ng mga guro ang kalagayan ng pag-aaral ng kanilang mga mag-aaral at ginagabayan sa paraang online at paggamit ng cellphone messenger. Ang pagkakaisa ng mga magulang at guro ay napakahalaga upang masiguro na patuloy na maibibigay ang mataas na kalidad ng edukasyon sa mga mag-aaral, bagamat iba't ibang paraan ng pag-aaral sa kasalukuyan. Para sa rubrik ng pagmamarka, ay sundin ang mga sumusunod na pamantayan. Palakpakan ang inyong sarili dahil kayo ay nakinig ng mabuti. Inaasahan ko na tama lahat ang inyong sagot. Subalit kung hindi, ang mahalaga ay ginawa ninyo ang inyong makakaya upang masagot ang mga ito. Hihintayin ko ang inyong activity sheet. Isang maganda at masayang araw na kayo ay nakasama ko na naman sa inyong pakikinig. Muli, ito ang inyong Teacher Joe na nagpapaalala na sumunod sa health protocols. Mag-ingat palagi. Hanggang sa muli, paalam.